Guys, good morning. It's me again, Mercy. So, nandito naman ngayon ang isang katulong na daan naman sa tahanan nyo. So, good morning. May ma-share naman ako. Kung kayo po ay may plan mag-apply dito or mag-tourist visa or gusto nyo mamasyal dito sa Middle East, sa part of Dubai, guys. So, meron akong konting i-share sa inyo. Sana po ay may makuha din kayong konting information about sa cost dito or mga gastusin dito sa Dubai, guys. So, bago pa man yung rate ngayon natin sa Pinas, yung 1429 yung rate natin ngayon. So, kung minsan bumababa din yan sa 1415. So, kumpara natin sa Pinas, medyo malaki-laki na din yan. So, 20K na ata yan. Sobra, depende din yan sa mga rate. Pag 14.29, medyo 21 plus na yan. Yun sa Pinas natin yung pag sa piso na. So, yung mga gastusin dito sa Pinas, sa Dubai, I mean guys, is yung transportation. Meron din dito bus at saka taxi, guys. Kung sa taxi naman, depende din yan kasi ginagamit dito yung metro, yung bilangan, guys. Katulad din sa Pinas, pero hindi masyado malaki ikumpara yung gastusin or bayaran sa bus, guys. Yung minimum yung bayaran sa taxi is magtatak yan ng 250 hanggang pataas na yan, hanggang 12 sa pag sa taxi kayo sasakay. So, at isa pa is yung sa bus. Sa bus, meron din yan. May minimum of 3 to 5 na yan yung bayaran nyo. Pero may card kayo na gagamitin, guys. Yung tinatawag na toll card. So, kung magbabiyahe kayong sakay ng bus, so, mas madali din kasi may card na kayong gagamitin. So, kahit saan naman pumunta kayo sa ang klaseng lugar dito or mga public area sa mall dito, any transportation is mas madali lang at higit sa lahat hindi masyado traffic. Ikumpara sa atin sa Pinas, guys. So, higit sa lahat hindi masyado mausok dito, lalo na yung patakaran nila sa daanan at higit sa lahat may batas talaga sila na sinusunod. So, yan po ang may share ko about sa inyo sa transportation. Pag gusto nyong pumunta dito or mag-tourist visa kayo or gusto nyong mamasyal. And next is yung sa grocery naman, guys. Yung sa mga pagkain nila, depende din yan. So, may mga tax din yan sila na pinapatong. Katulad yan sa mga rice or pasta. So, meron din yan sa rice. It's minimum of 28. So, makabili na tayo ng ganyang klaseng bigas. Yung pasta, yung mga, ano pa ba, mineral water. So, yan po, magtatak yan ng 8 to 6 id. Pataas na din medyo. And then, sa pasta, mag 5 or 7, ganyan guys, yung presyo dito pag sa grocery. So, hindi din kayo masyado mimimiss yung mga pagkain natin sa Pinas kasi kung anong pagkain sa Pinas, meron din dito mga grocery na para sa mga Filipino food. Kung minsan makikita nyo din yan, yung mga klaseng pagkain natin sa Pinas. Katulad yan ng mga sardinas, mga ano pa ba? Sardinas, noodles, ganyan guys. Yung mga itlog, pansit canton. Yung pansit canton dito is tinatawag nilang indomie. So, hindi tayo masyado mahirapan about naman sa pagkain kasi kompleto naman yung mga pagkain na galing sa Pinas na meron din dito. So, makaluwag-luwag din tayo sa gusto nating kainin, gusto nating bumili ng
klase ng pagkain natin na pang Pinas. So, yun naman sa mga pang service guys. So, kung gusto nyo magpa haircut, magpa manicure or magpa massage, so sa pag experience ko sa haircut, kung minsan pumunta kami sa salon, yung pagputo at ng buhok is 70. 70 na ngayon. So, medyo malaki-laki din. At sa mga lalaki, parang ganun din. Ata, 70. At sa mga manicure naman, 30 to 58, guys. So, kung gusto nyo magpa-manicure, meron din dito kahit saan kayo magpunta na mga public area or mga mall, meron din dito. So, at higit sa lahat si yung pag massage, yung pagmamassage, mga 70 or 100, parang ganun din. Yan din guys, yung mga pang-service dito na babayarin natin pag tayo ay gusto magpaputol na ating buhok or gusto natin magpa-manicure. And also sa mga, ano naman, sa mga restaurant naman, so, sa mga fast food, makabili na tayo pag meron na tayong 15 or 28, makabili na din tayo ng KFC. KFC, kadalasan kong makikita dito sa mga Pinoy, pag mag-day off sila, makalabas din ako minsan kasama yung amo ko, 15 or 20 and above, makabili na tayo ng pagkain natin guys sa fast food. Kung sa mga restaurant naman, kung gusto mo ng mga, kung minsan masarap na pagkain, mabubusog ka talaga. So, meron din mga, sa mga cheese factory dito, sa mga, ano pa ba, mga restaurant dito, sa mga Kempinski, mga, sa Mall of Dubai, may mga mall din dyan na medyo mas masarap yung mga pagkain, mga 70 or 60 na above guys, makabili na din tayo ng mga pagkain na gusto natin sa restaurant. Lalo na yun sa mga, ano pa ba, sa mga bills naman dito or sa mga bayarin natin sa pagbibid space, kung gusto nyo mas makamura-mura kayo, kung may mga kilala kayo, maghatian kayo. Sa pagkakaalam ko sa pagbid space, mga 600, 6 to 7, 600 or 1,000 ata yung bid space guys. Mga 5 kayo sa isang room or 4. Yan sa pagkakaalam ko sa pagbibid space, may kasama niya rin yung tubig, internet. So, hindi na din kayo masyado mahirapan kasi kompleto na din yan sa bahay. May mga kuryente na. Kung sa mga ano naman, sa mga gusto nyo ng partition, meron din yan sa halagang 1,000 or 2,000 and above guys. So, medyo malaki-laki kasi kuminsan meron din gustong magkatira na kasama nila ang kanilang pamilya pag nandito sila or nagbabakasyon. So, kumukuha na lang sila ng mga klaseng plot ng mga bahay na kasama ang buong pamilya nila dito, guys. So, yan po ang mga kaalaman na maititips ko sa inyo. And also sa pag-internet naman, kung wala kayong load, meron din dito mga SIM na gusto nyong bilhin. May dalawang klaseng SIM din dito. Yung Do at saka Etisalat, guys. Makabili din kayo minsan sa mga plan internet sa minimum of 150 or 350 and above, guys. Pero kung gusto nyo lang ng regular call, makabili din tayo dito ng katulad din sa Pinas, yung mga regular load 20, 30, 25. So, meron din yan sa Do and Etisalat na regular call. So, yan lang po muna ma-share ko sa inyo guys. Sana po ay may makuha kayong information about sa cost dito sa Dubai.
kung gusto nyo man mag-travel dito, so meron na kayong experience or konting kaalaman sa aking na-share. So, sana po ay magustuhan nyo. Bye!